si Sarah at saka si Abraham. Galing, eh? So, okay, galing ni so. Okay. Ano yung pangako ng Panginoon kay Abraham? Ano yung pangako ng Panginoon kay Abraham? Ha? Magkakaroon siya ng anak. At siya ay magiging tatay ng malaking nasyon, no? Many nations. Okay? Okay? Okay, may anak na ba si Abraham? Wala pa po, paano yun? Okay, tignan ngayon natin yung ating series. Okay? Kita niyo ba? F5 natin. Yan. Isaac, birth, and sending out of Ishmael. Meron na siyang anak eh. Diba? Kaso lang, hindi kay Sarah. Sino yung, kanino siya nagkaroon ng anak? Sa katiwala. Yung pangalan ng katiwala ay? Si Hagar, no? Si Hagar, siya yung katiwala ni Sarah. Okay? Okay? Parang gulo nun ah, okay? Talaga, magulo yun, no? Kasi, inuunahan nila yung kalooban ng Panginoon. Minsan, ginagawa natin yun eh, di ba? Inuunahan natin yung kalooban ng Panginoon. Pero ang kalooban ng Panginoon, straightforward lang naman. Okay, tayo, lumiliko-liko. Dami nating liko para makapunta lang doon sa gustong mangyari ng Panginoon. Okay, naintindihan niyo ba yun? Ang gusto ng Panginoon, makapag-aral ka. Ikaw, ang dami mo pang pinuntahan, ano? Nakipagbarkada, nakipagrelasyon, ang dami mo pang pinuntahan bago ka makapunta doon sa kalooban ng Panginoon. Ganon din sila Abraham. No? Nangyari sa kanila, ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng anak si Abraham. Pero ang gusto ng Panginoon, straightforward, anak niya kay Sarah. Ngayon si Sarah, hindi makapaghintay, gumawa siya ng paraan para magkaroon ng anak si Abraham. At yun, ang naging anak niya ay si Ishmael. Okay, diretso na natin yung kwento. Okay, plain lang naman yan, ano? Sabi dyan, and the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. Diba? Pinangako ng Panginoon na magkakaroon ng anak si Sarah, diba? On the manner of parang 1 year or 9 months. Kung ano man yung ano doon, ano? Pero buong isang span yun, no? Magkaroon ng anak ngayon si Sarah. For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age at the set time of which God had spoken to him. At ang text natin makikita sa Bible, di ba? Saan makikita? Sa Genesis 21. Okay? Saan makikita yung text natin ngayon? Genesis 21. Okay? Nagkaroon na nang, nag-conceive. Ibig sabihin, si Sarah ay magdadalang tao. Okay? Mamaya pa magkakaanak. Lalabas mo na yan, di ba? Lumalabas pa agad? Hindi, di ba? Lumalaki mo na yung chan, di ba? Okay? Nagninigi mo na yung babae, 3 months, tapos 6 months, tapos 9 months, sa lalabas yung baby. Okay? Meron bang lumabas ka agad? Ay, buntis ako, lumabas ka agad? Meron ba ganun? Wala namang ganun, eh, di ba? Lahat tayo, lahat 9 months tayo, dinala lang nanay na sa ano. Ba't kaya 9 months? Ba't kaya hindi agad-agad? Sa tingin niyo, bakit kaya 9 months, no? Para lumaki lang yung dyan? Ganun lang ba yun? Bakit kaya 9 months yung babae? Hindi pagkagad, pagka nabuntis, lumalabas ka agad. Bakit kaya ganun? Okay, kasi binibigyan tayo ng paghahanda. Kasi yung panganganak, mahirap yun, di ba? Number one, mahirap. Sa panahon natin, number two, mahal. Magastos.
Diba? Binibigyan ka ng Panginoon ng panahon para mag-prepare. Yan, galing ng Panginoon, di ba? Ganon din sa atin, no? Binibigyan sa atin ng panahon para maging adult. Hindi ka kaagad tayo adult. Di ba? Paglabas mo sa tiyan, lumaki ka na kaagad ng kasidlaki mo ngayon. Di ba? Kaya na-prepare ka ng Panginoon. Ganon yan, di ba? Okay? Now, si Sarah ay nag-conceive and bear Abraham a son in his old age, no, nung panahon ng kanyang katandaan, at the set time of which God has spoken to him. Sino daw ang nagbigay ng set time? Ang Panginoon. Kaya lahat tayo, nung pinanganak tayo, alam ng Panginoon kung kailan tayo ipapanganak. Okay, sabi rin sa Bible, alam din niya kung kailan tayo mamamatay. Okay? It is once appointed to man to die once and after that judgment. Okay? Alam ng Panginoon, appointed niya yun. Okay? Kung appointed niya kung kailan tayo pinanganak, alam niya rin kung kailan tayo mamamatay. Okay? Magaling ba ang Panginoon? Okay, alam niya lahat eh. Di ba? Okay. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. Ang pangalan daw ng anak ni Abraham kay Sarah? Correct. Anong pangalan? Isaac. Okay, sa Tagalog, Isaac. Okay, si Isaac. Okay. Ganda bang pangalan niya, Isaac? Ganda, di ba? Sabi mo yung pangalan na Isaac, di ba? Hindi kilala ba kayo? Wala, di ba? Okay. Anong pangalan ng anak ni Abraham kay Sarah? Isaac. Okay. Ngayon, yung pangako ng Panginoon ay sa katuparan na. Okay, may mga pangako ba ang Panginoon sa atin? Kunta pa rin kaya niya yun? Kaya ito pa rin ng Panginoon yung pangako niya sa akin? Sa atin? Ano yung mga pangako niya sa atin? Number one is? Ano pangako ng Panginoon sa atin? May pangako ba sa atin ng Panginoon? Yung mga sumampalataya sa Kanya, binigyan niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Yung anak ka ng Diyos, pag namatay ka, saan ka pupunta? Sa langit. Pangako ba ng Panginoon yun? Huwag okay. Pa rin kaya niya yun? O hindi niya yung kayang gawin? Kaya niya bang gawin yun? Papapuntahin niya tayo sa langit? Kininiwala ba kayo? Parang hindi. Kininiwala, pupunta sa langit. Sino ba naniniwala? Parang hindi. O, taas kamay. 1, 2, 3 tayo. 1, 2, 3, taas kamay! Okay, salamat sa Panginoon. Yung mga lahat ng pumunta sa langit. So, paano daw kayo pumunta sa langit? Anong ginawa nyo? Anong ginawa nyo? May ginawa ba tayo? Mananampalataya. Salamat sa Panginoon. No? Okay, and Abraham circumcised his son Isaac being 8 days old as God had commanded him. Okay? Masunurin si Isaac, di ba? Ay, Abraham, di ba? Sinircumcise niya kaagad, ano? Tinuli niya kaagad si Isaac on the 8th day. Okay? Sinuntuli na dito? Wala pa, no? Yung iba. Yung iba, hindi pa, no? Okay, magpapatuli tayo, di ba? Mahirap yan, di ba? Nabuti na lang ito. 8-year-old pa, wala pang alam yun. Tinuli na siya, di ba? Eh tayo, mga 12 years old, no? Kakatutuli, nagsakit nun. Diba? Pero kaya natin yun. Tama? Kaya niyo ba magpatuli? Yung iba kasi hindi nagpapatuli. Pero nakakahiya sa atin yun eh. Culture natin na yun eh. Magandang kultura natin kasi mayroon doon kalinisan. No? Now in that case, Abraham circumcised his son Isaac being 8 days old as God had commanded him. Inutos ng Panginoon, anong ginawa ni Abraham? Hindi sinunod. Sinunod ba ni Abraham? Sinunod ba niya?
Yung utos ng Panginoon? Opo, sinuli nga niya si Isaac, eh, di ba? Sinuli. Okay? Circumcised. And Abraham was 100 years old when his son Isaac was born unto him. Ilang taon na siya, Abraham? Nung kinuli niya? Nung pinanganak si Isaac? Ilang taon na daw si Abraham, no? 100 years old. Pagka nakakita na ba kayo 100 years old? Si Tatay simply siya ilang taon na yun? Mga 90... Ito na yata yung si Tatay. Kilala niya si Tatay Simplicio? Di ba? Tanda na nun ni Tatay. Pero, konti na lang. 8 years na lang. 100 years old na siya. Tagal pa nun. Pag 8 years old na kayo, ilang taon na kayo nun? Si Aaron, ilang taon ka na? Pagkaano? 8 years old. Plus 8 years old, ilang taon pa na? 16 ka na nun, ang laki mo na nun. Di ba hindi na kita makilala ngayon nun? Kasi malaki ka na. Okay, si Ate Jana, ganyan, no? 16 years old yan, si Ate Jana. Okay? Laki mo na nun. Si Katrina, ilang taon na nun? Pagka plus 8 years old. Katrina, ilang taon ka na? Ilang taon ka ngayon? 12 plus 8. 20 years old ka na. Ganito ka na kalaki ni Ate Jamie nun. Okay? Mas malaki nga siya sa akin. Okay. Si Abraham, 100 years old, no? Pinanganak si Isaac. Okay, but so, hindi pa naman. Kasi malakas pa rin yun si Abraham. Eh. Ano pa naman yun? Okay, continue natin. And Sarah said, God had made me to laugh. Okay? Pinatawa daw siya ng Panginoon, sabi ni Sarah. So that all that here will laugh with me. Okay, lahat ng mga kapakinig na, uy, 90 years old, nang anak. Ha? Totoo ba yun? Nakakatawa yun, di ba? Sa mga tao, normally, iti-take nila yun as ano, parang joke. 90 years old, nang anak. Paano nangyari yun? Okay? And she said, who would have said unto Abraham that Sarah should have given children suck? Okay? For I have borne him a son in his old age. And the child grew, lumaki daw si Isaac, and was weaned, and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned. Okay? Ibig sabihin, inalagaan siya. Yung pagkabata niya, naalagaan siya. Weaned yun, ha? Na wind na yun, no? Ibig sabihin, parang normally 7 years old, ano? Yung nag-stop ng pag-milk. Kasi dati wala pa namang milk na, ano eh. Lahat yun nasa sa nanay sila nag-milk. Sino yung nag-milk sa nanay? Lahat tayo, di ba? Milk tayo sa nanay. Kasi yun ang pinaka nutrition. Yung pinaka nutritious, no? Yung milk ng nanay, di ba? Kasi makukuha mo lahat ng mga ano makukuha mo sa nanay mo? Lahat ng kanyang immune system. Immunity niya. Kung may sipon, COVID na hindi naman totoo, di ba? Okay? Hindi totoo yung COVID dito. May na-COVID ba dito? Wala eh, di ba? Ano yun? Nag-stop na lang doon? Okay. And Sarah, okay, so, the son of Hagar, the Egyptian, nakita daw niya. Yung son of Hagar, the Egyptian, which she had born unto Abraham, mocking. Okay? Hindi dito sinabi kung sino yung minamock niya. No? Probably, siguro, binibiro niya si ano, no? Si Isaac. Or, sa panahon natin, ang term doon, binubuli. Okay? Yun ang nabuli na dito. Huwag tayong maging bully. Kasi masama yung nambubuli. Dama? Nasaan na yung mga tao na wala? Naihi. Okay? Makinig mo na dito. Listen. Okay? Sino yung nabuli na dito?
Yung binibiro. Oh, pag ikaw ay nambubuli, dapat huwag mong gawin yun. Kasi masakit yun pag ikaw ang binuli. Pag mas malaki sa'yo, kunyari mas malaki sa'yo, binuli ka. Gusto mo bang gawin sa'yo yun? Di ba? Ayaw mo. Okay? Okay, pagka sinabihan ka, ay malambot ka, tigasan mo para hindi ka maging malambot. Di ba? Pakita mo sa kanya na hindi ako malambot. Ako'y lalaki ng Panginoon. Di ba? Kung ikaw naman ay babae, ang tigas mo naman, ang galing mo mag-basketball, kababae mong tao. Pero, hindi naman yun ano, kasi magaling ka lang sa sports, di ba? Dapat ikaw ay magpakababae rin, no? Kasi magaganda kayo, di ba? Ano pa? Yung mga nambubuli, masama ba yung nambubuli? Masama ba yung nambubuli? Opo, yung nangaasar, palagi na lang nangaasar. Kasi minsan, yung nangaasar, insecure yun sa sarili niya. Okay? Yun ang insecure sa inyo. Oh, dapat walang insecure para hindi mag-bully. Okay? Ayan, anong nangyari? Nag-bully! Nahuli yung nag-bully! Ano ngayon ang nangyari? Tingnan nyo kung anong mangyayari. Okay? Wherefore, she said to Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. Anong ginawa? Pinalayas! Yung nambubuli, pinalayas! Okay? Minsan, di ba, pag nahuli ka ng teacher mong nambubuli, di ba, papauwiin ka tapos papatawag yung magulang mo. Tama? Okay, dapat hindi nambubuli. Okay? And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. Okay, sinong tatay? Si Abraham. Sinong anak niya? Si Isaac at saka si? Si Ishmael. Si Ishmael, binuli si Isaac, nakita, nahuli. Nung nahuli, sabi ni Sarah, paalisin mo yan, ayokong maging kasama yan na heir or tagapagmana kasama ng anak ko si Isaac. Pinalayas. Sino nang pinalayas sa inyo? Wala pa. Sa salita. Hindi pa kayo. Lumayas na kayo dito. Ang gulo-gulo nyo. Okay? Nagano na ba kayo? Pag makukulit, di ba? Pero salita lang. Eh. Pero ito talaga, hindi lang salita. Pinalayas. No? Yan ang problema pag maraming pamilya, di ba? Nag-aaway-aaway. No? Dapat ang normal na family, may tatay, may nanay, may mga anak. Hindi may tatay, may nanay ulit, may anak, tapos may iba pang anak. Okay, tama ba yun? Muslim ka ba, Muslim? Muslim, ganun eh. Di ba? Ang daming mga asawa, ang daming mga anak. Ngayon yung mga anak, nagpapatayan. Sad to say, may mga ganun scenario, di ba? Gusto ba natin gano'n, nagpapatayan yung mga pamilya? Ayaw. Kaya dapat, sundin natin yung kalooban ng Panginoon. Ilan daw ang tatay? Ilan ang nanay? Ilan ang mga anak? Pwedeng marami, mas maganda, sabi ng Bible. Pwedeng dalawa, pero mas maganda. Mas marami. Kasi mas masaya, di ba? Sino yung pinakamarami dito, kapatid? Here, sila lang kapatid mo? Isa lang. Dalawa lang pa. Kayo, ilan? Dalawa lang. Kayo, at? Ilan kayo? Lima, oh, ang saya nun. Okay, sino pa ang lalaban sa lima? Ilan? Ay, asin. Okay? Okay, kami, lima rin. Kaya lang kayo. Wow! Masipanalo ka pala! Anim pala kayo. Masaya yun, di ba? Kasi pag lumaki kayo, sama-sama kayo, kayo'y nagmamahalan, di ba? Pag nagkaroon ng problema yung isang yung kapatid, may tutulong sa kanya. Di ba? Ganun. Pero hindi yung mag-aaway-aaway. Kasi magkakapatid kayo, hindi iba-iba yung nanay nyo. Di ba? Nahihirap yun, di ba? Ilan daw dapat ang tatay? Isa! Ilan ang nanay? Isa!
Anong dalawa? Isa lang. Isa lang rin. Okay? Ilan ang mga anak? Marami. Okay? Saya. Okay? Yan ang tunay na. Okay? Inaano natin yung tamang konsepto ng Bible ng family. Okay? Di ba? Okay, then, sabi dyan. And God, dito na. Greg use kay ano yun? Kay Abraham kasi yung isa niyang anak, mapapalayo sa kanya si Ishmael. Actually, panganay niya yun eh. Di ba? Mas matanda si Ishmael kaysa kay Isaac. Mapapalayo sa kanya. Kaya medyo Greg use sa kanya, masama ang kanyang kalooban. Ngayon, ang maganda nito, sabi sa kanya ng Panginoon, and God said unto Abraham, let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman. And all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice, for in Isaac shall thy seed be called. Okay? Yung pangako ng Panginoon, ganun pa rin. Ibibigay niya yung blessing. Okay? Ano kayang blessing ibibigay niya kay Isaac? Kasi yung lahi ni Isaac, nakikinig ba? Listen. Yung lahi na Isaac, doon manggagaling yung tagapagligtas. Okay? Yun yung pinaka number one na blessing. Yung seed niya, doon manggagaling yung tagapagligtas. Sino ba yung tagapagligtas natin? Sinong Diyos? Ang Panginoon Jesus. Okay? Si Jesus. Okay, makinig na. Ito na. Ito, medyo ano na to, dramatic tong. Parang may mamamatay dito. Makinig kayo. Okay? And also of the son of the bondwoman will I make a nation because he is thy seed. Okay. Tapat pa rin ang Panginoon kay Abraham. Sabi ni Abraham, yung anak niya daw na si Ishmael ay magiging nation din because siya ay nanggaling kay Abraham. Okay, kasi pinalayas eh. Yung panahon na dati, pag nasa disyerto ka, pinalayas ka, ano kayang pwedeng mangyari sa iyo sa disyerto? Pwede kang mamatay sa uhaw. Sino nakakita ng desert? Desierto. Hindi pa, no? Imagine niyo yung palayan, walang nakatanim doon. Puro bato lang. O kalupa, at saka bato. Yung lupa, wala kang tubig. Ano siya? Dry. Tuyo. Ganun yung desierto. Lahat na makikita mo, ganun. Wala kang makikita ang puno. Kung makita ka man ng puno, wow! Cactus. Cactus yun. Okay? Yan ang nangyari ngayon kay Hagar at saka sa kanyang anak. Si Hagar at saka sa kanyang anak. Sino ang anak niya? Si Ishmael. Okay? Pero, ang Panginoon ay matuwid. At ang Panginoon ay tapat kay Abraham. Okay? Sinabi ng Panginoon kay Abraham na si Ishmael ay magiging nasyon din. Okay? Ibig sabihin, pagpapalaki ng Panginoon si Ishmael, hindi siya mamamatay. Okay? Tignan natin kung anong paano ginawa ng Panginoon yun. And I, Abraham, rose up early in the morning and took bread and a bottle of water. Siguro yung bottle, hindi lang yung bottle ganun, malaki yun, no? A jar. Sa atin, panahon natin, siguro jar na yun, malaki yun, no? And gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, no? Kasi pag bottle lang yun, hawakan lang yun, pero pagka malaki, ilalagay yun dito sa shoulder ni Hagar. Putting it on her shoulder and the child, and sent her away, and she departed, and wandered in the wilderness of bread. Beersheba. Sila ay nag-wander, nagpaikot-ikot sa wilderness. No? Ng Beersheba. Eh, kawawa naman, ano? Kita niya, no? Binigyan na siya ng tubig at saka ng bread. And the water was spent in a bottle.
No, okay. Naubos daw yung laman and she cast the child under one of the shrubs. No? Naubos yung laman. Pag naubos yung laman ng tubig mo, ano na mangyayari? Pag wala ka nang mainom na tubig, ano mangyayari? Mauuhaw ka muna. Tapos, mangihina ka ng mahihina hanggang magpipaint ka yung wala ka ng lakas. No? Yung labi mo, tuyot na tuyot na. Pag lumunok ka, wala ka na malulunok na laway. Ganon yung feeling, no? And she went and sat her down again, over against him, a good way of, as it were, a bow shot, no? Alam niyo yung bow shot? Pagka nag-bow shot, yes, malayo yun, di ba? Ang konti. No? Ganon daw yung distance niya. Bakit daw siya lumayo ng ganon? Okay? For she said, let me not see the death of the child. And she sat over against him and dipped up her voice and wept. Umiyak na si Hagay kasi nga, pareho na silang pagod, pareho na silang gutom, pareho na silang uhaw, pareho na silang nangihina. Kaya pinaupo niya na lang yung anak niya at siya'y lumayo para hindi niya makita kung yung anak niya na mamamatay. Okay, sad story ba yun? Sad story ba yun? Pag mamatay na sila eh. Di ba? Now, at siya ay, okay, lift up her voice, no, tumawag siya, and wept siya'y umiyak. Okay? And God heard the voice of the lad. Narinig daw ng Panginoon yung boses ng lad. And the angel of God called Hagar out of heaven and said unto her, what aileth thee, Hagar? Fear not, for God hath heard the voice of the lad where he is. Narinig daw. Naka-record ba tayo? Okay? Narinig daw ng Panginoon yung boses ni Ishmael. Okay? Naalala ng Panginoon ang pangako niya kay Abraham. Okay, anong pangako niya yung Panginoon kay Abraham? Si Ishmael ay magiging nation. Ibig sabihin magiging bansa. Okay? Arise, lift up the lad and hold him in thine hand, for I will make him a great nation. Okay? Ang pangako ng Panginoon, napapako ba? Hindi ba niya tinutupad? Salamat sa Panginoon. And God opened her eyes and saw a well of water, and she went and filled the bottle with water and gave the lad drink. Okay? Ano yung binigay sa kanila ni Abraham? Yung bottle. Yung bottle na yun, naging kasangkapan nila yun para sila ay mabuhay uli. Okay, nakita nyo? Okay? Tayo, bilang mga bata, anong binibigay sa ating kasangkapan ngayon ng Panginoon? Para mabuhay tayo, na meron tayong future na mararating. Ano yun? Ano yun? Ano yung mga skills na dapat nating makuha? Saan natin matututunan yun? Okay, number one, sa church. Okay, pangalawa, sa school. Okay? Naintindihan niyo ba? Okay, may binibigay sa atin ng Panginoon na tool para maging maayos yung ating buhay sa future. Number one, the church. Yung ating pananambahan. Okay, yung ating pagsasama-sama. Mahalaga ba ito ang ginagawa natin? Siyempre, di ba? Kasi natututunan natin yung salita ng Panginoon. Okay, pangalawa, syempre yung ating dito, pang-life, pang sa buhay natin, no? Okay? Yung ating pag-aaral. Yung ating pag-aaral, tool natin yan habang tayo nabubuhay. Tama? Kaya kailangan ba mag-aaral? Kailangan ba mag-aaral? Yes. Okay, yan ngayon ang ating tool, no? Huwag nyo bibitawan. Eh kung nagalit na si Hagar, ayaw na. Binato niya na yung
Binato niya na yung bottle. Basag na yun yun. Ano ngayon pang kukuha niya ng tubig sa well? Wala. Mahirapan siya. Makakuha siya. Tasandukin niya ng kamay niya. Madali ba yun? Hindi. Okay? Kaya yung mga tao na hindi nila grinab yung opportunity nung panahon na kailangan nila yon, number one, the church, secondary, school, hindi nila yung grinab, wala ngayon silang pangsalog ng tubig. Okay, naiintindihan niyo ba? Malinaw ba? Okay, salamat sa Panginoon, hindi sila nag-give up, no? Kasi humingi na lang sila ng tulong sa Panginoon. Ganun naman, di ba? Sino yung hihingan natin ng tulong? Okay, ang Panginoon. Tama yun, okay? And God opened her eyes, and he saw a well of water, and she went and filled the bottle with water and gave the lad drink. Okay, nakainom na sila. Pag nakainom ka na, anong mangyayari? Babalik yung iyong lakas. Okay? And God was with the lad. Ito ang pangako ng Panginoon kasi gusto niya maging great nation. Sabi dito, God was with the lad and he grew and dwelled in the wilderness and became an archer. Ano niya archer? Okay, inano kanina, no? Ni-reference kanina yung layo niya is like na ano, yung ano ng bow. No? Parang binabalik dito siya ay naging archer. Pana. Okay, gusto nyo bang may gawin sa buhay nyo? Tama? Anong kailangan natin gawin? Mag-aral. Number one, anong una natin aaralin? Salita ng Panginoon. Pangalawa, mag-aral sa school. Tama? Sa school, doon natin makukuha lahat ng skills natin para tayo ay makapagtrabaho ng maayos. Sino gusto mag-aral dito? Okay, number one, dito nga kayo. Anong ginagawa natin dito? Nag-aaral ng salita ng Diyos. Pag lumabas kayo, pag pumunta kayo sa school, anong pinag-aaralan nyo doon? May math, may science, yeah? May English, may Pilipino, kasi kailangan nyo lahat yun. Pag nagtrabaho kayo, pag kinausap kayo, what's your name? Eh, nag-aaral ka. Masagot mo ngayon, my name is, di ba? Kasi nag-aral ka, di ba? Pagkakaibindihan, pag binigyan ka ng 100, tapos pinabili ka ng 50 pesos, alam mo, may supli ka na 50 pesos kasi may nag-aral ka, di ba? Hindi ka maluloko, di ba? Paano, binigay sa'yo 20 pesos, alam mo kagad na mali yun, di ba? Kasi nag-aral ka. Ganun din sa salita ng Panginoon, malalaman natin yung tama at saka yung mali at saka yung dapat na gawin natin para magawa natin ang kalooban ng Panginoon, ang gusto ng Panginoon. Okay, naiintindihan nyo ba? Okay, ano natutunan natin ngayon? Ano natutunan natin sa kwento ni Isaac, at saka ni Ishmael, at saka ni Hagar, at saka ni Abraham, at saka ni Sarah. Okay? Mag-aral tayo ng mabuti. Number one, mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. Number two, mag-aral tayo mabuti sa school. Tama? Kasi mahalaga yon. Okay? Okay, secondary na yon, ano? Kasi pag nag-aaral ka ng salita ng Panginoon, nagiging tama yung iyong puso. Pag tama yung iyong puso, gagawin mo yung mga bagay na tama. Okay? Tama? Tama ba? Naintindihan ba? May tanong ba kayo? Salamat sa Panginoon. Ilang minuto na ako, te? 34 lang? Minus lang natin kasi isang part lang yun. Okay? Pero, okay, dediretsuhin ko na ito. No? Tapusin natin yung 21. Okay? And it came to pass at that time that Abimelech and Phicol, the chief captain of his host, spake unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou dost. Okay? Kailangan niya si
Abimelech? Si Abimelech yung kumuha kay Sarah, di ba? Siya ay isang king ng Palestine, kinuha niya si Sarah. Tama? Tapos, nagalit ang Panginoon. Okay, binigyan sila ng curse at binalik niya si Sarah. Kasi, nanaginip siya. Kinausap siya ng Panginoon sa panaginip. Okay, ito na sila. Bumalik ulit si Abimelech. At nagsama pa siya si Picol, the chief captain of his host, speak unto Abraham, saying, God is with thee in all that thou doest. Okay, nalaman, alam nila na pinagpapala ng Panginoon si Abraham. Kasi ka, yumayaman ang yumayaman si Abraham, at ginagawa ni Abraham yung kalooban ng Panginoon, lalo na binigyan pa si Abraham ng anak, di ba? Okay, now therefore swear unto me here by God that thou wilt not deal falsely with me, nor with my son, nor with my son's son, but according to the kindness that I have done unto thee, thou shalt do unto me, and to the land wherein thou hast sojourned. Okay, na babahala siguro to si Abimelech, no? Sa pagpapala ng Panginoon kay Abraham. Kaya, nakipag, naggawa sila ng kasunduan. Okay? And Abraham said, I will swear. And Abraham reproved Abimelech because of a well of water which Abimelech's servant had violently taken away. Okay, nagalit din na sinabihan din siya ni Abraham, ikaw naman yung isang tauhan, no? Kinuha yung well of water. Alam niyo ba yung balon? Pag sa disyerto, may balon ka, ano kaya magiging ikaw? Mayaman ka, meron ka sarili mong tubigan. Okay, alam niyo yung tubigan? Bilihan ng tubig. Pag meron kang bilihan ng tubig, mayaman ka ba? Pwede, di ba? Kasi walang ibang tubig doon. Okay? Mas mahal pa yun. Kasi yung panahon nila, sa disyerto, pag meron kang tubig, wow! Magpapakain mo yung lahat ng mga hayop mo, mapapainom mo yung lahat ng mga tabuan mo, meron kang panligo, panginom, panggawa ng pagkain, lahat yun. Panlinis, lahat yun, no? Ganon kahalaga yung well of water. Okay? Kaya dinescribe din yan ang Panginoong Yesus ay parang bukal ng tubig. Okay? Well of water yun dun sa John 3, no? Dun sa I am the pasahin nga natin yun. Para sure tayo. Sa John 3, no? Sa John 4. Doon sa Samaritan woman, no? Bigyan mo ako ng tubig. Sabi doon. John 4. So, John 4 ba yun? John 4. Samaritan woman. Ano? Verse yan natin. John 4:10. Sabi dyan, Jesus said and answered unto her, if thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, give me to drink, thou wouldest have asked him, and he would have given thee living water. So yan ang Panginoon, siya ay living water. Okay? Yan na! Umangat si Abraham, reproved Abimelech because of the well of water which Abimelech's servant had violently taken away. Kinuha yung kanyang tubig. Yung kanyang bukal ng tubig. And Abimelech said, I would not who had done this thing. Neither didst thou tell me. Neither yet heard I of it but today. Ngayon ko lang narinig yun. Walang nagsabi sa akin. Sabi ni Abimelech. And Abraham took sheep and oxen and gave them unto Abimelech, and both of them made a covenant. No? Yung una, si Abraham yung binigyan, servant, men servant, woman servant, cattle, no? At saka sheep, di ba? Binigyan si Abraham. Ngayon, binalik ni Abraham yung kanilang
yung mga iba doon, ano? Yung sheep and oxen, same lang rin. And Abraham set 7 ewe lambs of the flock by themselves. And Abimelech said unto Abraham, what mean these 7 ewe lambs which thou hast set by themselves? No? Tanong siya, no? And he said, for these 7 ewe lambs thou shalt take off my hand, that they may be a witness unto me that I have digged this well. Okay? Ninanong niya, no? Binigyan niya na parang meaning, no? Parang palatandaan. No? Wherefore, he called the place Beersheba, because there they swear both of them. Okay, nag-swear sila doon, no? Nag-sila ay nagkaroon ng pag-uusap. Okay? Bata pa kayo, hindi niyo pa alam yun. Eh. Pag bumibili ng lupa, meron yung deed of sale. Parang ganon. Meron kayong kasulatan. Okay, makinig, makinig. And they made a covenant. Okay? At Beersheba, then Abimelech rose up and picked the chief captain of his host, and they returned into the land of Philistines. And Abraham planted the groves in Beersheba and called there on the name of the Lord, the everlasting God. And Abraham sojourned in Philistines land many days. Okay? Nagkaroon siya na kapayapaan. Minsan, ganun, ano? Kailangan niya mag-usap para magkaroon ng kapayapaan. Eh, di ba yun? Pagka nag-away kayo, hindi na kayo mag-uusap forever. Wala nang pansinan. Che! Hindi kita kapansinin. Gusto niyo ba yung ganon? Gusto mo ba yung nanay mo pag nagkasala ka, hindi ka napapansinin? Hindi ka napaghahaniihan ng pagkain? Hindi ka nalulutuan? Wala lang. Pag dumaan ka, wala lang. Gusto mo ba yung ganon? Hindi ka nalalap. Gayakapin, hindi ka naiyakan, hindi ka nakakausapin. Gusto nyo ba ng ganun? Hindi. Okay, kasi walang kapayapaan. Okay, tama? Dapat, ang dalawang tao, pag may problema, dapat silang mag-usap. Okay, yun lang ang isang pakita dito ng Panginoon. At magkaroon sila ng agreement. Pag, ano ba agreement sa Tagalog? Pagkakasundo. Okay? Lalo na pagka kayo ay magkapatid, magnanay, mag-asawa, mag-boyfriend-girlfriend. Diba? Dapat meron kayong pagkakasundo. Okay? Magkaibigan. Okay? Ilang minuto na ako? Okay, natapos na natin yung Genesis 21. Next week, Genesis 22 naman. Tama? Hanggang sa matapos natin yung buong series natin sa Genesis. Okay? Yung series ni Pastor, iba rin yan. Maganda rin yung. Kaya next week, huwag kayong ma-absent. Tama? Okay? Maganda ba yon? Maganda ba mag-aral ng salita ng Panginoon? Amen! Salamat sa Panginoon. No, tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat Panginoon sa mga kabataan. Tunay nga, Panginoon, ay bigyan nila ng pagpapahalaga, Panginoon. Number one, ang pag-aaral ng yung salita. Pangalawa, ang pag-aaral, Panginoon, nila dito sa secular. Salamat, Panginoon, binibigyan nyo kami ng mga tools, pagkakataon na magamit namin, Panginoon, isang lalagyan, Panginoon, masasalok namin at magagamit namin sa aming buhay upang kami, Panginoon, ay maging maayos na tao at maayos na anak mo sa paglakad sa iyo. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Abraham, ni Isaac, ni Ishmael, ni Hagar, ni Sarah, Panginoon. Isa silang mga example na kahit na mali, minsan, Panginoon, ay pinapakita niyo sa amin na ano ang tama, ano ang mali. At binigyan niyo kami ng kalayaang pumili, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ganitong privilege. Ganon din, Panginoon, ang dalangin namin, piliin namin kayo, piliin namin kayo. Salamat po muli sa umagang ito, pagkasaluhan namin ni Merienda. Salamat, Panginoon, sa naghandangin. Sa pamalan ng Panginoon Jesus, Amen. Pakanta na ulit si Freddy. Group presentation na, magkakanta daw sila. Kakanta na sila kayo. Gusto niyo ba yun? Opo! Okay.
Yung mga gustong ano, magpasulat kayo kung gustong matutong mag-ukulele, mag-guitar, no? Tuturuan kayo ni Ate Jing.